lungsod ng Muntinlupa ay matatagpuan sa parteng timog. Mahigit kumulang 20 kilometro ang layo nito mula sa Maynila. Pumapaligid rito ang mga lungsod ng Taguig, Parañaque at Las Piñas. Sa hilagang bahagi naman ay ang bayan ng Bacoor, Cavite at San Pedro Laguna sa timog at ng lawa ng Bay sa Silangan. Nagsimula ang Muntinlupa noong taon 1601 at ito'y isang lupain na napasailalim sa pangangalaga ng isang dato. Siya ay si Dato Tunasan. Ayon sa teorya, may tatlong panig kung saan nanggaling ang pangalan ng Muntinlupa na ipinangalan sa lungsod, ngunit walang nakatitiyak dahil din sa kakulangan ng talaan at kasulatan tungkol dito. May isang panig na inuugnay ang pangalan ng Muntinlupa sa manipis na luwad na matatagpuan sa lugar. May nagsasabi din na may kaugnayan ito sa lupain dahil daw sa bulubunduking bayan ng Muntinlupa. Dahil ang salitang bundok sa wikang Kastila ay monte, kaya binansagan nila itong Monte Lupa na ang ibig sabihin ay bulubunduking lupa. At may isa pang nagsasabi na nagmula ang pangalan ng lungsod dahil noong tanungin daw ng mga Espanyol kung ano ang pangalan ng kanilang lugar, ang sagot ng mga tao ay Monte sa Lupa. Ang akala'y pagkakaintindi ng mga naninirahan sa lugar ay tinatanong sila kung ano ang kanilang nilalaro. Dahil noong tinanong sila ng mga Kastila, eksaktong sila ay nagkakasiyahan sa ibabaw ng bundok. Noong Spanish colonial period, naitala ni Padre Joaquin de Zuñiga, isang paring Katoliko, ang pangalan ng pook na La Poblacion Quisigue Selyama Muntinlupa. Ang barangay poblasyon lamang ang itinuturing na Muntinlupa noon. Ngunit upang mapamahalaang mabuti ng mga Kastila ang lupain, ay ipinailalim rin nila rito ang mga karating na pook ng Alabang, Sukat, Tunasan at Kupang noong taong 1869. Naging bahagi ng Morong Rizal ang Muntinlupa noong taong 1901 at panandaliang naging bahagi naman ng bayan ng Binyan ang Muntinlupa noong taong 1903. Nagsampa ng pagtutol ang mga naninirahan kaya naman binalik itong muli sa lalawigan ng Rizal. Ngunit naging bahagi rin ng Taguig ang Muntinlupa noong taong 1905 at noong sumapit ang taong 1918 ay naging ganap na itong kasarinlang bayan ng Muntinlupa. At taong 1975, nung hiniwalay ito sa lalawigan ng Rizal at naging bahagi na ito ng Kalakang Manila at naging ganap na nga itong lungsod ng Maynila. Ito ang sagisag na mapa ng Muntinlupa. Nakapaloob rito ang siyam na bayan at una rito ang Sukat, Bule, Kupang, Alabang, Ayala Alabang, Bayanan, Putatan, Poblacion at Tunasan. At kung isasalin sa wikang Ingles ang siyam na pueblo o bayan, ay una na rito ang Measurement, Burri Palm, Trivin, Butterplate Tree, Ayala Developed Village in Alabang, Land of Ironwood Trees, Land of Fishkiller Trees, Settlement, Place of Water Lilies. Ang bayan ng poblasyon ng Spanish era town proper upang sila ay maging malapit at mapadali ang pagpunta nila sa lawa. At ang baryo naman ng Tunasan ay naging bahagi ng Praile State. At ang dating kabuuang pangalan ng Tunasan ay tinatawag nila na Tunasan San Pedro. Ngunit nung lumipas ang maraming taon, hiniwalay ang San Pedro at naging bahagi na ito ng Laguna. Tinawag rin ng mga Espanyol ang bayan na Tunasan Silio. Matatagpuan sa Muntinlupa ang kilala o pambansang bilangguan. Ito ay ang New Bilibid Prison na itinayo noong taong 1940 sa bayan ng poblasyon bago pa man sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. At June 25, 1865 naman itinayo ang Old Bilibid Prison sa lungsod ng Maynila at napasailalim ito sa Republika ng Amerika bago pa man magkaroon ng New Bilibid Prison sa bayan ng Muntinlupa. Isa rin sa kasaysayan ng Muntinlupa ang tinaguriang Japanese Garden Cemetery. Himlayan nung panahong sinasakop tayo ng mga Hapon, ito ay nasa lokasyon din kung nasaan ang New Bilibid Prison. At nakapaligid rito ang nakatala at kilalang pinakamaliit na lawa sa bansa. Ito ay ang Jamboree Lake. Sa sementeryong ito, nakahimlay si Punong Hukbong Tomoyuki Yamashita at ang iba pang sundalong Hapon na namatay sa digmaan. Noong kasalukuyang sinasakop nila ang lungsod, ang lugar ay pinangalanan nila na Muntinlupa Ganmamachi, Japan. Makikita rin dito ang makasaysayan na kanyon ng mga Hapon na ginamit noong sumiklab ang digmaan.
Ito naman ang monumento ni Major Heriberto Misa Sr. Siya ay direktor ng Bureau of Prisons mula taong 1937 hanggang 1949. Tumayo na buo ang loob at tagpakabayani sa kasagsagan ng labanan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Wagaya ang masayang ang lahat ng sakripisyo at ang nangawalang buhay ng mga nauna sa atin. Huwag natin sirain ang kanilang alaala. Ito ang kasaysayan ng Muntinlupa.